Mahigit isang buwan na lang ay magaganap na ang barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Oktubre at 30. Kaya naman puspusan na ngayon ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakatokos sa pagtiyak ng maayos, matiwasay at tapat na eleksyon at isa na nga rito ang pambansang pulisya. Ang Quezon City Police District o QCPD, sinabi ni District Director Police Brigadier General Federico Maranan na nakahanda na ang kanilang tropa. 100% all systems go kami ngayon. Sa katunayan, nagkaroon kami ng regional joint security control center meeting kahapon sa regional office at doon inilatag natin yung ating mga security preparation. At so far, wala namang comment yung regional director and the regional election director doon sa inilatag namin security preparation. Anya aabot sa 900 na QCPD police ang kanilang ide-deploy upang magbantay sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa eleksyon sa 6 na distrito ng QC. During election, siguro mga 1 week before election, we will be deploying 100% total strength of QCPD. But in particular, we will be deploying 900 PNP personnel dun sa mga voting centers. Voting centers, treasurer's office, yung ating national printing offices, and other vital installation na may connection sa election, yung mga opisina, COMELEC offices sa 6 na distrito. Sinabi ng opisyal na nakaantabay na rin ng kanilang mga force multiplier gaya ng Joint Task Force NCR, BFP, DRMO at iba pa upang tumulong. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 6,000 otoridad ang maide-deploy sa Quezon City ngayong darating na halalan. Meron din tayong kasamahan sa Joint Task Force NCR, kasama natin ang BFP, meron din tayong coming from QC Depots at yung ating DRRMO ng QC. So in total, parang 6,000 plus ang mai-deploy natin during election period. Samantala, kabilang din sa kanilang ginawang paghahanda ay ang paglipat ng 26 na QCPD police sa ibang lugar dahil ang nabanggit na bilang ay mayroong mga kamag-anak na kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya naman ayon sa opisyal, upang mawala ang agam-agam ng mga kandidato ay ipapadala ang mga ito sa ibang lugar. Meron tayong na-account na at least a little over than 20 na mga police na mayroong kamag-anak na tumatakbo. And based on the directive of our regional director and the guidelines provided by the COMELEC, they will be transferred outside from Quezon City. At nasa ganon, mawala yung agam-agam ng ating mga kandidato na maaaring makaapekto sa kanila yung presence ng pulis na kamag-anak ng mga tumatak. Sa ngayon, sinabi ni Marana na nasa green category pa ang buong Quezon City. Ibig sabihin, wala pang nakikitang banta sa seguridad ang nasabing lugar at wala pang naitatala rito ang election-related incident. Ngunit ganun pa man, sinabi ni Police Brigadier General Maranan na hindi sila magpapakakampante. Gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatili ang green category sa buong Quezon City. As of now, green category tayo and the QCPD will work very hard to maintain our green category. Gagawin namin ang lahat namin makakaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, SMNI News.